Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Happy weekend Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta ang naging work week nyo? Ngayon naman, pagkakataon mo nang makapag-unwind at magpahinga. Kaya kung nag-e-empake ka na para sa napakasayang adventure trip kasama ang pamilya o barkada, mas ma-enjoy nyo ito ang outdoor activity kung nakaayon yan sa magiging lagay ng ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Dahil live din kami napapanood sa aming Facebook page, pwede mag-comment ng inyong greetings at mag-send ng weather-related questions. Ako si Eunice Santayas, kasama ninyo ngayong March 24, 2018. At syempre, para sa last day ng pag-review sa licensure examination for teachers, tandaan na sa bawat umaga, ito ay hudyat ng bagong pag-asa. Kaya naman, be filled with positivity. Asahan ng maliwanag na pagbati sa atin ni Haring Araw, yan ay sa ganap na 5:58 AM at ang sunset, 6:07 mamayang gabi. At para magabayan na tayo sa magiging lagay ng ating panahon, kasama natin ng live ngayon ang isa sa Pag-asa weather forecaster. Magandang umaga din, Eunice, at magandang umaga din sa ating mga kababayan. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil patuloy pa rin nakaka-apekto itong ating tail end ng cold front dito nga sa silangang bahagi ng Katimugang Luzon at gayon na rin dito sa silangang Kabisayaan. Asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga isolated thunderstorms. Dito po yan sa probinsya ng Quezon, Marinduque, Romblon, Mindoro at gayon na rin po sa Bicol Region at sa silangang Kabisayaan. Epekto nga po yan ng tail end ng cold front. Samantala, ang ating namang Northeast Monsoon, ang Amihan, patuloy pa rin po itong nakaka-apekto dito sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kaya tasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito po sa Cagayan Valley Region at Cordillera Administrative Region, kasama na rin po ang probinsya ng Aurora. Samantala, sa Ilocos Region naman at sa Metro Manila, asahan pa rin ang bagyong maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan pa rin po natin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorms, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Para naman po sa ating mga kaibigan mga isda at magamit po ng maliliit na sasakyang pandagat, may nakataas po tayong gale warning. Nakataas po yan dito sa mga sumusunod na lugar. Dito po sa baybayin dagat ng Batanes, Calayan, Babuyan, sa Cagayan, Ilocos Norte, hanggang dito po sa Isabela, Aurora, pababa po dito sa Quezon, hanggang dito po yan sa may Eastern Samar. At dito naman po sa kanlurang bahagi, dito po yan sa Ilocos Region. Malalaki po ang alon sa nabanggit na mga lugar, kaya pinapayuhan po ang ating mga mangisda na huwag po malaot sa nasabing mga baybayang dagat. Maraming salamat sa mga binahagi mong impormasyon sa lagay ng ating panahon ngayong umaga. At dahil nga meron tayong binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, alamin natin ang mga detalye kaugnay sa low pressure area. Ang low pressure area o LPA ay kadalasang pinagmumulan ng isang bagyo. Malaki ang tsansang mabuo ang isang LPA kung hindi bumababa sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa dagat. Nabubuo ito kapag ang hangin sa ibabaw ng dagat ay nainitan. Unti-unti itong umaakyat sa atmosphere na nagbubuo ng mga ulap. Kapag mabilis ang ikot ng LPA sa himpapawid, ito ay nagiging bagyo. Lalo pa itong lumalakas kapag dumarami ang naiipong mainit na hangin sa dagat. Dapat mag-ingat ang mga residente sa lugar na maaapektuhan ng LPA dahil sa mula mahina hanggang sa malakas na pag-ulan kasabay ng kidlat at kulog.
Bye.